Good day mga ka-fixit! How to know when to use first or second gear sa mga uphill? Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, Fixing the way we drive. Okay mga ka-fixit, so marami po tayong subscribers na nagtatanong when to use or how to know when to use second or first gear sa mga uphill na kalsada. So, para sagutin yan mga ka-fixit, meron po tayo actually mga things to consider kapag ka tayo po ay nagmamaneho sa uphill. So, meron akong ginawang video tungkol dyan at maglalagay ako ng link ng video na yun sa upright portion ng video na to in sa description below para mapanood mo. Okay? So, sa video na ito, magmamaneho tayo sa isang uphill. Actually, itong kalsada na ito na kung saan nasan tayo ngayon, ito po ay isang uphill na kalsada. So para mapatunayan ko sa iyo na ito ay isang uphill, brake pedal tayo, disengage ko yung ating handbrake, bibitawan ko po yung ating brake pedal. Ayan, makikita mo, unti-unting umaatras yung ating sasakyan. Okay? So nasa uphill po tayong kalsada mga ka-fixit. So, kapag nagmamaneho po tayo sa uphill mga ka-fixit, considering na halimbawa nakabuelo na tayo, no, sabihin na lamang natin na naka third gear ka na dun sa uphill na yun, paano mo malalaman kung kakambyo ka ba sa second gear or magbablock gear change ka to first gear? Well, basically mararamdaman mo yan sa takbo na iyong sasakyan, kasi kapag ka nasa uphill ka na, mararamdaman mo yung pigil na takbo or yung parang pagbagal ng iyong sasakyan. Kumbaga mararamdaman mo nahihirapan yung iyong sasakyan kahit nag-a-apply ka na ng gas, no, kahit nag-generate ka na ng enough RPM or tinataasan mo pa yung RPM na dine-generate mo from your engine, ramdam mo nahirap umarangkada yung iyong sasakyan. Kapag ka nangyayari na po yun, yung hirap sa pag-arangkada, kahit nagbibigay ka na ng too much RPM sa iyong accelerator, ibig sabihin, yung kasalukuyan pong naka-engage na gear ay hindi po angkop para dun sa uphill na yun. Kumbaga hirap siya. Hirap yung pulling power, hirap yung gear na yon para mag-provide ng enough torque or pulling power para maiangat or mapaarangkada yung sasakyan dun sa uphill na yon. Okay mga ka-fixit? Sabihin na lang natin na stiff yung uphill at nasa fourth gear ka. So yun, nararamdaman mo yung loss of power. So kailangan mong kumambyo to a lower gear. So ano nga bang gear ang nararapat? Second gear o first gear? Para masagot yung tanong na yan, i-try natin dito sa uphill na to, halimbawa na lamang, no? Sabihin na lamang natin na ibinaba mo ng second gear yung iyong transmission. Okay, ano lamang po ito, scenario lamang po ito. So, pag binaba mo ng second gear yung transmission, mararamdaman mo nahirap yung makina o kaya parang nanginginig. Nanginginig yung iyong makina at nahihirapan pa rin siyang umarangkada at second gear, no? Considering na binaba mo na siya from higher gear to second gear. Kapag ka nangyari pa rin yun, hirap pa rin umarangkada yung sasakyan, ang dapat mo lamang gawin ay mag-clutch all the way down at ibaba mo ulit ng first gear. Okay? So sabihin natin, naka-second gear tayo, arangkada tayo, kaya nahihirapan. So clutch all the way down, first gear mo agad, makakarangkada ka na. Okay? So sabihin na lamang natin, second gear ulit, ayan. Nahihirapan pa rin siya, nanginginig yung makina, clutch all the way down mo agad, first gear, at umarangkada ka na. Yun. So, ang dapat mo lamang isaalang-alang at isaisip mga ka-fixit, basta nararamdaman mo nahihirapan umarangkada or nahihirapang umahon yung iyong sasakyan, ibaba mo siya ng second gear. Kung nahihirapan pa rin, ibaba mo siya sa first gear. Okay? Yung first gear kasi intended talaga yan to give you enough torque and pulling power from standstill, no, kahit sa mga uphill na kalsada. Meron nga mga pagkakataon, nagdadrive ako sa isang uphill na kalsada, sobrang stiff ng kalsada, hindi naman sobrang kung ilang kilometro, no, sobrang stiff lang ng kalsada, sabihin na lamang natin around 200 meters, mga ganon, natuloy-tuloy na naka first gear lamang ako doon sa kalsada na yon. Pero syempre, kapag ka naka first gear ka kasi, limited lamang yung speed mo around 20 to 25 or 30 kilometers per hour, depende sa modelo ng sasakyan. Hanggang dun lamang yung speed mo.
Pero at least, hindi hirap yung makina. Kumbaga, may enough pulling power ka kasi. Pero considering na, ano, na halimbawa, nung umakit ako sa uphill na yun kasi, ang sakay-sakay ko is my family. I have my wife at the back, my son, at saka yung nanay ko. Tapos dito sa harapan ko, meron akong mga pagkain, meron akong mga bagahe, at puno din ng bagahe yung trunk sa likod or yung hatchback namin sa likod, no? Puno rin yun ng bagahe kasi meron kaming outing nun. Pero basically mga ka-fixit, ilagay mo yung transmission speed mo sa tamang gear para makaahon ka doon sa mga uphill na iyong dadaanan. Pero what if mga ka-fixit, sobrang tarik talaga ng kalsada, tapos nilagay mo na sa first gear yung sasakyan mo pero nahihirapan pa rin siya? Well, may mga factors po kasi, like halimbawa baka sobrang bigat ng load ng sasakyan. Tapos may mga cases din na low powered yung sasakyan o may problema yung sasakyan. Mahihirapan po talagang umahon sa ganung klase ng uphill. Kapag may pupuntahan ka kasing lugar, alamin mo na ano ba yung mga klase ng kalsada na nandyan. Sobrang stiff ba ng mga uphill na pupuntahan mo. Then i-consider mo yung load ng iyong sasakyan. Kailangan din condition yung iyong sasakyan, walang problema yan sa transmission, sa gearing, at maayos yung condition ng iyong sasakyan. Kahit yung inflation ng gulong, lubhang makaka-apekto yan sa pag-ahon mo sa mga uphill na kalsada. Kailangan lamang i-consider mo yung mga bagay na sinabi ko para maging safe yung pagmamaneho sa mga uphill na kalsada, mga ka-fixit. Regarding nga pala sa mga uphill, meron po akong playlist tungkol dyan. Paano magpaneho sa mga uphill na kalsada, marami-rami na po akong ginawang videos tungkol dyan. At maglalagay ako ng link ng playlist na yon sa upper portion ng video na to sa description below para mapanood mo. Okay mga ka-fixit? With that being said, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin na sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Again, see you again on our next episode ng Fix It Dennis channel, Fixing the Way We Drive. Thank you for watching. Hanggang sa muli! Paalam!